Philippines! Maayong aga sa lahat. Bumangon kami, guys. Sobrang aga. Hi, guys. 2 o'clock in the morning. Uy, si Tommy. Oh. Hello, it's not even 2 o'clock. It's 1:44. Not even 12:44, guys. 2 o'clock, I've been leaving. 12 midnight. Good morning, guys. Ang aga ni Mister. Why you're getting up early? You showered this afternoon. I know. You shouldn't be keep showering. Oh. Alis daw siya. What time you leaving? 2 o'clock. Hello, look, he think he's allowed over there. My God, he is such a baby. Tignan yun, this is how he think he is something. Coffee, kid. Coffee, baby. Coffee. Akala niya. Pagkain. Typically, the only ones up at this hour are me and Roxy. Okay, so why you are leaving early? Like? Because it's an early event. And I gotta be there early. Got a bunch of equipment to get in when I get there. Okay. And I had the keys to the building. Oh, they give you key? What time is Stevie gonna be there? He's not gonna get there till 6. Serious? Yeah. Ayang aga talaga ng trabaho ni Tommy. Pero buti na lang nakatulog siya ng konti. Guys, buti na lang pala gumawa ako ng egg sandwich. Pinadala ko sa kanya kasi para may makain siya. Is it raining? What happened? It was like real bottle of water in there too. Oh, didn't get the real bottle. You have it no, here. No, it was like real bottle over there. Just done. The other one was brand new full. I think it's in the back. The other one was huge. In the back, I guess. And we have a lot of water here. Ay, mahangin lang pala. Dilim. Okay, guys. Alis na siya. Balik lang din ako matulog. Ito. 2 o'clock na. Pagbangon ko, guys, ito na yun, guys. At dito na sila sa kusina, guys, nauna pa sa akin. Pakainin natin sila, baka anong mangyari. Kasi kapag hindi ko sila pakainin, guys, si Hubs at saka si Dimples mag-aaway. Si Hubs at takihin si Dimples. Kailangan ko nang maglaba itong mga bedsheets natin sa kama. Labhan natin at mag-change tayo ng bagong bedsheets at saka comforter. Kasi 2 weeks na ito, guys. I think 2 weeks na hindi ko na-change. Kasi yung sa ilalim palagi kong nilabhan. Pero yung comforter, pabalik-balik yun, guys. Kasi hindi naman namin yan ginagamit. Kinukuha namin yan kapag gabi na. So yun, maglaba tayo. Buti na lang itong washing machine namin. Sobrang laki. Diba, kaya yung comforter. Depende sa comforter kung gaano kakapal. Kayanin yan. Pero yun, naglaba tayo, guys. And buhay asawa sa Amerika. Pagkatapos kong naglaba, nagpunta ako sa second floor para kukuha ng bagong comforter. Kasi nga gusto kong mag-change ng bagong comforter kasi pabalik-balik yung comforter. Nilalabhan ko lang siya and then ibalik ko na naman. So ngayon gusto kong mag-ibang look. Sana punta tayo sa baba. Tama talaga kayo, guys. Tama kayo. Kapag malaki yung bahay and then kami lang ni Tommy, pag wala si Tommy, sobrang quiet. Nakakabingi. So yun, guys, inaisa-isa ko, guys, pinapangalanan ko na, guys, isa-isa, guys, para sure talagang hindi mag-away. So ito na yung sa ating ano giveaway, tapos na ando na siya lahat kung sino yung dapat bigyan ko ganun. Ando na, naka-box na sila. And ngayon itong family ko pinapangalanan ko, guys, para sure talagang sure bull.
Ganyan yan guys kapag maraming ano magkapatid. Hi guys, hubby's home. Hubby's home and he wear his robe already. Hi guys. Hi robe guy. And your son is there. So do you have coffee the whole day today? Han, don't force it, Han. Can you wait, Han? 6 o'clock in the morning, I needed a coffee. It was like since 1 o'clock. So I figured, yeah, I need to get a coffee. And watch out, be careful. There's only one place that was open, there's no park, no nothing until Sunday. Be careful, look around over there. Anyway guys, andito na siya guys. I-end ko na tong vlog. Thank you guys so much for watching. Kasi matutulog na 10 o'clock na talaga. 10 o'clock na ng gabi. And magkape daw siya guys. Kasi, alam nyo naman itong asawa ko mahilig sa kape. I-end na natin itong vlog para makatulog at makarelax na din ako. Kasi napapagod ako sa kaka-impake. You know? Nag-impake din tayo, diba? Anyway. Night guys, see you tomorrow. Bye. No, right here. Come on. Come on, sit down. Sit up. Sit up. You sit up, bestie. Sit up. It's a, I know you like it so much, right? Sit up, good girl. Misty, you want? Sit up, Misty. Misty, sit up. Come on, sit up, Misty. Sit up. You cannot sit up, right? How about Roll Rocks? Can you sit up? Sit. Oh, my goodness. I know you cannot sit up. You're in pain. You're in pain. Good girl, good girl. Okay, give me your paw. This time it's a paw. Okay, give me your paw. Come on, paw. No, give me your paw. Good, give me your paw properly. Good girl. How about you, Misty? Give me your paw. Give me your paw. Misty, give me your paw. Good. Give me your paw. Good girl. You're to Roxy, paw. Give me your paw first. Your paw. No, give me your paw. Good girl. Give me your paw. Good girl, Misty. Your next paw. Good girl. Good girls. My good girls. My good girls. Now, I love you. I love you. Maayong buntag sa inyong lahat, guys. Ito, magluluto tayo. May pa-dance-dance pa ako kay Tama. Tingnan mo yung puwit ko. Ito yung itlog na sinabi ko sa inyo. Brown. Ang itlog pala, guys, na-research ko, yun pala yun siya. Hindi pala yung native, ganun-ganun. Depende yan sa lahi ng ama ng manok. Hindi yung babae, yung lalaki, yung lahi niya. Andito si Mr. Guys, busy lang din siya pag hugas ng pinggan, ganun. Hugas-hugas lang siya. And then sabi ko, wag kakaway ka lang kasi voiceover po ito. Gumawa siya yung mukha niya. Itlog, guys, gagawa po tayo ng omelette for Mr. kasi nirequest niya, gusto niya ng scrambled egg. Pero yung scrambled egg na sinabi niya is parang omelette na ganun-ganun. Natawa ko, guys, dahil nilagyan niya ng potato salad. Yun guys, as usual guys, mayroong cheese kasi yun isa yan sa paborito ni Mister na ilagay sa itlog niya na niluluto ko. Cheese and then kung kahit ano-ano makita-kita niya doon sa refrigerator, ilalagay niya. Ganito yung scrambled egg na style niya, omelette na guys. O kapag sinabi niya yung scrambled egg, omelette niyan. Ito yung sa akin para naman ilagay natin sa in between of the bread. The egg in between of the bread. Si Mr. Hill hindi na halos makatayo dahil sa sakit ng likod niya. Kala kawawa naman yun. Eh, tingnan niyo yung buka niya. Yun guys, pagkatapos namin nag-breakfast, andito ako guys, meron akong batang pinatutoy. Hindi yun bata guys, pusang sobrang clingy. Si Hab sobrang clingy, kailangan niyang talagang nandito sa ano ko, harap. Iwan ko. Ganyan yun siya guys. Sobrang clingy. Which is sarap sa feeling. Tapos kung nag-relax guys after breakfast, lumabas din ako para magpitas ng mga bulaklak. Kasi nga,
Alam nyo na. So, tinitignan lang natin itong mga bulaklak natin na hydrangea. Ang dami sa inyo po nagtatanong kung ano pong halaman ito. Hydrangea, limelight po ito, guys. Hindi ito, wala akong naririnig na andyan sa Pilipinas ito po. Pero, I don't know, pwede naman ata itong dalhin sa Pilipinas. Pero gusto ko tasa nang magdala, no? Kung uwi ako, magdala ng seedling ba? Kasi parang wala pa niyan sa Pilipinas na ganun. Let me know kung meron kayong nakitang ganun. Ito yun, si Mr. O. Busy yan sa pagkakat ng grass. Ito yun, ipakita ko lang sa inyo sa mga nagsasabi isa kong batugang asawa dito sa Amerika. So, ito lang naman yung yard na nililinis ko, guys. Every summer, every spring, mag-start ako dito sa ating garden sa mga flower area. So, ito lang naman yung mga sinasabi ninyo na isa kong batugan. Ito siya dito, doon sa likuran, malawak din doon sa likuran. Ito yung mga kinakat ko, nililinis ko. Usually, ako yung nagkakat dito. Ako yung naglilinis kasi si Mr. Always may trabaho yan. Ngayon, nakikita nyo siya na ganun dahil nga andito siya. Ito yung mga nililinis ko, guys. Itong mga bulaklak ko, next year pala, ititrim ko na naman ito, guys, para maging maliit kasi sobrang laki na ng mga halaman ko. So, yun, sa mga nagsasabi, isa akong batugang Pinay sa Amerika. Yun, hindi ako, kahit nasa bahay lang po ako, marami po akong ginagawang trabaho, lalo na sa labas ng bahay every summer. Kaya nga, sobra kong itim pag summer talaga, itim na itim, dahil nga, babad ako sa araw. Ipakita ko lang dito sa likuran, diba? Ang lawak din dito sa kabilang likuran. Ganyan po, guys. So, yun, sa mga walang alam, pasensya na kayo po. Yun, ipanakita ko na sa inyo kung gaano kalawak yung dapat kong linisin every spring and summer and fall. Kasi fall is malala kasi ang daming kahoy. Mga dahon pala sa kahoy nahuhulog. Kailangan mo din yung linisin para hindi pangit yung property mo. Okay? Dito na area dito, guys. Every spring, kailangan ko siyang linisin itong area na to. Kailangan kong itrim ito para hindi aabot sa bintana. Kasi tataas ito kapag hindi ko inalagaan. Yun, yung roses na yan ang sobrang ganda. Akala ko namamatay na yan, guys, pero hindi pala. So, yun, pagkatapos ko kasi ako kasi nag-cut ng grass kanina doon sa likuran, ako yung naglinis. Pagkatapos niyan, si Mister yung sa harapan. Ang ginagawa ko habang nag-cut siya ng grass sa harapan ng bahay, binoblo ko yung mga cut na grass na napunta sa pathway. Kasi po, pangit siya kapag may ulan, pangit tignan kasi dumidikit siya at saka brown. So, pangit talaga tignan. Kailangan mo talagang i-blue itong mga patay na dahon at saka yung mga nakat mo na. So, yun lang yun. Salamat po sa inyong panunood. Kita-kits tayo next time, guys. Salamat sa panunood. Bye!